Ito nga si Aljun Mariano ay isa sa mga unrestricted free agent ngayon ng Barangay Ginebra, San Miguel. Katulad sa sitwasyon ni Prince Caperal na hanggang ngayon nga ay hindi pa rin nakakapirma ng panibagong kontrata sa Gin Kings. At dahil nga dito, maraming ang makupunan ngayon sa PBA na gustong makuha ang serbisyo ni Aljun Mariano. Ayon pa sa ating mga trusted source, ang mga teams na gustong kumuha sa serbisyo ni Mariano ay ang Phoenix Field Masters, Rain or Shine Alasto Painters at Alaska Aces. Ngunit hindi nga makaporma ang tatlong independent teams na ito dahil masaya naman raw si Mariano sa Barangay Ginebra. At tumatanggap pa rin ng sahod kahit naging unrestricted free agent na ito. Dagdag pa ng ating mga trusted source, maliban sa buwanan na pasahod ni Mariano ay nirerespeto din ito ang gentleman's agreement niya sa Barangay Ginebra. Ibig sabihin nga nito, hindi pipirma ng kontrata si Mariano sa ibang kupunan kahit pa naging unrestricted free agent na ito at hanggang makabalik siya sa lineup ng Barangay Ginebra. Para sa akin mga tol, magandang pakinggan na nirerespeto ni Aljun Mariano ang gentleman's agreement niya sa Gin Kings. Dahil isa itong patunay na may isang salita siya at loyal sa kanyang kasalukuyang kupunan. Maliban pa dyan, maganda din ang desisyon ni Mariano dahil isang magandang team ang Barangay Ginebra. At syempre, sino ba namang players ang ayaw o hindi gusto maglingkod sa ilalim ng San Miguel Corporation? Wakas, kumuha na nga ng unrestricted free agent ang Magnolia Hotshots, pero hindi nga ito isang big man tulad ng inaasahan ng mga basketball fans at mga PBA insiders, kundi isa itong point guard sa katauhan ni Adrian Wong, kung saan nagdesisyon ito na hindi renew ang kanyang kontrata sa Rain or Shine Elasto Painters dahil hindi nakasundo ang dalawang kampo sa ibinigay na offer. Maliban kay Adrian Wong na kinuha na nga ng Magnolia Hotshots, ay hindi pa rin nga mawala-wala ang balibalita na gustong kunin ni Coach Tito Victolero ang kanyang dating player na si Chris Banchero, kung saan isa na nga itong unrestricted free agent ngayong buwan. Ayon pa sa ating mga trusted source, ang mga kupunan na posibleng makakuha sa serbisyo ni Chris Banchero ay ang Phoenix Field Masters na may standing offer ngayon sa nabanggit na player. At ang Meralco Bolts naman na hindi matatawaran ang offer dahil desperado nga ito makakuha ng isang point guard dahil sa pagkawala ni John Pinto. Maliban sa dalawang nabanggit na teams, interesado din ang Magnolia Hotshots na pabalikin itong si Chris Banchero sa kanilang lineup dahil gusto nga ni Coach Tito Victolero na mas lalo pang palakasin ang kanilang backcourt rotation. Dahil alam naman natin na gustong-gusto nga ni Coach Tito ng maliliit na players para sa kanyang sistema na takbuhan. Dagdag pa ng ating mga trusted source, isa din sa dahilan kung bakit gusto ni Coach Tito na pabalikin itong si Banchero ay dahil hindi na nga bumabata itong si Mark Baroka. Para sa akin mga tol, magandang malaman na interesado pa rin nga ang Magnolia na kunin itong si Chris Banchero. Dahil isa itong quality player na makakatulong sa Magnolia. Pero syempre tulad nga ng sinabi ni Chris Banchero, mas pipiliin niya ang magandang offer, so huwag tayong magulat na mapunta ito sa isang MVP team o isang SMC team. Ay lumabas nga na report ng star player ng Northport Batampier na si Robert Bolick ay isa na ngang unrestricted free agent, kung saan malaya na nga itong pumili ng kupunan na interesado sa kanyang serbisyo. At syempre malaya na din ito maglaro sa ibang liga, katulad na lamang ng Japan B-League at Taiwan League. Dahil may clearance na nga ito sa Northport Batampier, katulad ni Kiefer Ravena na may clearance din sa NLEX Road Warriors, kaya nakapaglaro ito sa Japan B-League. Ayon pa sa isang columnist at tanyag na sports analyst na si Homer Sison, handa na raw ang magandang apartment at kumikinang ng service vehicle ni Robert Bolick kapag dumating ito sa The Land of the Rising Sun. Para sa akin mga tol, kung sakali totoo man ang report na ito ni Homer Sison, isa itong good news para kay Robert Bolick dahil syempre matutuloy na talaga ang kanyang pangarap na makapaglaro sa labas ng bansa para sa kanyang kinabukasan at basketball career. At para naman sa Northport Batampier, maganda ang naging desisyon nila na itong si Robert Bolick ay pakawalan na.
At syempre inisip nila ang kapakanan ng kuponan dahil syempre makakasira itong si Bolick sa Northport, lalong lalo na sa team chemistry na magre-resulta ng pagkatalo nila ngayong conference at sa susunod pa na komperensya. Isang ang masamang balita para sa veteran big man ng Rainer Shen Elasto Painters na si Beau Belga. Dahil inakusahan ito ng infidelity, pang-abuso at kakulangan ng child support ng kanyang asawa. Ayon pa sa Facebook story ng asawa ni Beau Belga na si Queenie Manalo Belga, hindi niya lubos akalain na sa halos 16 na taon nilang pagsasama ay ilalagay ni Beau Belga ang kanyang pamilya sa kapahamakan. At dahil nga dito, naghihingi ng tulong ang asawa ni Belga kay Rafi Tulpo para sa kanyang legal assistance. Dagdag pa ng asawa ni Beau Belga, ang pagtataksil ng kanyang asawa ay nangyari noong nakaraang taon matapos makapasok ito sa recent PBA bubble. Maliban sa Facebook story, nagpost din ang asawa ni Beau Belga ng iba't ibang larawan ng kanyang mga pasa at galos sa katawan. At ito ay bilang ebidensya sa kanyang alegasyon na pang-abuso. Sa ngayon, prosekido ang asawa ni Beau Belga na magsampa ng kaso upang maaksyonan ang kanyang mga reklamo sa 6'5 veteran big man ng Rainer Shine Elasto Painters. Hanggang dito na lang tayo mga tol at huwag kalimutan mag-subscribe at i-like itong video bilang pagsuporta. So this is Channel B. Adios!